mula sa Aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Kataka-taka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises, ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaak at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha, pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. "Naririnig ko ang daing ng aking bayan at alam ko ang pang-aping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya, papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan." Sumagot si Moises, "Sino po akong haharap sa Faraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan." Sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, ang anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang puon ay humahatol, ang gawad ay katarungan, natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa 15 linggo sa karaniwang panahon. Karaniwang panahon. At alam ho natin mga kapatid na kuminsan, yung salitang karaniwan na iyan ay nababaliwala natin. Para bang nothing new, nothing so special. Sa mga nagdaang araw na ito, nakakapangalawang linggo tayo sa buwan ng July, anong mga something so special na naaalala mo? O wala pa? Sabi mo, parang wala naman, Father. Ganun pa rin naman, papasok ako, magtatrabaho ako, maglilinis ako ng bahay, ipaghahain ko sila, dito pa rin ako sa loob ng bahay, work from home pa rin, hindi pa rin makalabas, walang bago. Still ordinary. Karaniwan. Pero huwag natin mamaliitin ang mga karaniwan na tinuturing ng mundo. Ay ang mga dakilang tinatawag ni Kristo.
Naalala ko nung Father's Day, alam niyo nung Father's Day, naimbitahan po ako ng isang kaibigang pamilya. Nag-lunch po kami. At habang kami kumakain po, laking gulat namin. Biglang may isang malakas na tunog. Pagtapos ng malakas na tunog, abay iyak ng bata. Pagtingin po namin, yung inaanak kong si Ezek ay na-corner. Nauntog po sa dulo ng mesa, malapit sa mata ay talagang umiyak ng malakas yung bata. Kami nataranta na, malapit pa naman sa mata. But I tell you, wala pang 10 minutes, tumigil na siya ng iyak. Tumigil ng iyak, pumaba ulit sa nanay niya, naglakad-lakad na naman, dumaan kung saan doon siya nauntog at nasugatan. Pero mas maingat na, dumaan pa rin siya kung saan siya nasaktan. Yan ang puso ng bata. Yan ang bata. Nasasaktan, susugatan, umiiyak, pero hindi kaagad umaayaw at natututong maniwala. Puso ng bata. Kaya nga sa ating ebanghelyo, muling pinaalala ni Kristo ang kadakilaan ng pagkakaroon ng puso ng isang bata. Sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, Ama, pinupuri kita, pinasasalamatan kita sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Kaloobang tulad ng sa bata. Ang kalooban ng batang kahit na madapa, kahit mapagalitan, kahit masaktan, hindi pa rin kaagad umaayaw. Natututo at mas naniniwala. Mula sa mga karanasang pinagdaanan mo, mula sa mga pagkakamali, pagkakadapang naranasan mo, natuto ka na? Mas naniniwala ka na ba? Kaya nga ho, araw-araw, ito ang ating sikapin. Hindi lamang na tayo ay maging malakas sa pagharap sa mga pagsubok, na hindi lamang na tayo ay wag nang humarap sa pagsubok, although yan ang dasal natin sa Ama namin. Iadya mo kami, ilayo mo kami sa lahat ng masama. Pero sana ang dasal din natin araw-araw, Panginoon, sa aming pagkakamali, sana natuto kami. Sa aming pagkakasala, sana mas naniniwala na kami. Pagkakamali natin sa mga taong masyadong mababa ang tingin natin, sa mga taong masyadong mahina ang trato natin. Alam niyo, minsan, yung mga taong sinasabi mong walang alam, sila ang tunay na magtuturo sa iyo. Yung mga sinasabi mong walang wala, sila ang magbibigay sa iyo. Yung mga taong sinasabi mong masama, minsan sila ang magtatama. Sila ang magpapaligaya sa iyo. Kaya nga ho, isang magandang image sa ating unang pagbasa ngayon, kung saan sa pamamagitan ng isang mababang punong kahoy, nagpakita ang Panginoon kay Moises. Parang ninga sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Ang Panginoon nagpakita hindi sa isang pinakamatanda, pinakamalaki, pinakamatabang punong kahoy, kundi sa pinakamababang punong kahoy. At yun din ang pinapaalala sa iyo ng mga pagbasang ito. Huwag masyadong maliit, huwag masyadong mahina, huwag masyadong mababa ang tingin at trato mo sa iyong sarili. Hindi lamang sa ibang tao. What you can do, it is your power. And what others can do to you, it is your choice. You are a good person in a process. Araw-araw, mas pinapabuti ka pa ng Diyos. Araw-araw, mas inaayos ka pa ng Diyos. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa maraming pagkakataon na ipinaramdam mo sa amin, pinaalala mo sa amin ang kahalagahan namin sa mundong ito. Hindi man kami magkakatulad, kaming lahat ay mahalaga sa iyo. Kami man ay may pagkakaiba-iba sa talino, sa galing, sa talento, sa yaman, lahat kami ay galing sa iyo. Kaya naman, Panginoon, pinapakiusap po namin, huwag mo pong hayaan na masiraan kami ng tiwala sa aming sarili, na mawalan kami ng tiwala sa kabutihan at kakayahan ng aming kapwa. Sa mga pagkakataon na masyado kaming naging mapagmataas, sa mga pagkakataon na naging mapamintas kami sa aming kapwa, patawarin niyo po kami. Panginoon, araw-araw, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Kami po ay buong puso at nagpapakumbabang lumalapit sa iyo ang tunay na pinagmumulan ng aming kabutihan, ng aming kadakilaan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, naway pagpalain kayo at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.